naguguluhan ka na. Kasi hindi mo maintindihan yung boyfriend mo eh. Or yung asawa mo, nagagalit sa'yo na hindi mo alam ang dahilan. Sinisigawan ka, or inaaway ka ng hindi mo naman alam kung bakit. Anyways mga katambay, good day po sa inyong lahat. Naway, nasa mabuti po kayong kalagayan sa oras na ito. Huwag niyo po sanang kakalimutang mag-subscribe at mag-click na din ng notification bell para lagi ka pong updated sa mga susunod ko pang mga video tulad nito. And don't forget to hit that likes button kung magugustuhan nyo itong video na to, at paki-share na din sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kilala, at meron din silang matututunan. Okay? Let's go mga katambay! Number 1, pagod, stress, at problemado. Yan yung very common sa isang lalaki. Kapag mainitin yung ulo, minsan hindi natin talaga sila maintindihan kasi hindi sila nag-o-open. Ilan lang yung talagang tinatago nila, or nakangiti pa din sila kahit problemado na, kahit stress na, kahit meron ng pinagdadaanan tulad ko. Your responsibility bilang partner, na alamin yun, kausapin mo ng maayos, lumapit ka sa kanya, tanungin mo, i-comfort mo siya kapag pagod siya, i-masahe mo kapag pagod siya. Hindi ko sinasuggest na kapag galit siya, sabayan mo ng galit, kasi wala talagang mangyayari dyan. Hayaan mo na maglaylo siya, and then ayan, kausapin mo siya ng maayos. Number 2, hindi ko alam kung isali ko to, pero necessary ata eh. Sa mga mag-asawa, galit ang isang lalaki, lalo-lalo na pag umaga, hindi mo maintindihan. Kapag hindi sila napagbigyan, kapag hindi sila nakadilig, you got my point. Iyon ang isang dahilan, tumawa kayo. Tumawa kayo pero totoo to. Lalo na kung merong pagkamalibog talaga yung asawa nyo, na kahit pagod kayo, hindi niya iniintindi, tapos kinaumagahan, magagalit siya. Paliwanag mo sa kanya pag ganun. At kung ikaw naman ay hindi naman kayo mag-asawa, nako, 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 good job kapag di mo siya pinagbigyan tapos galit siya. So what? Eto kung maganap siya ng ibang patulans, so go ahead. Ang relationship ay hindi lang sa iikot. Okay? Number 3, nagseselos yan. Merong mga lalaki pag nagagalit, sinasabi agad na nagseselos, pero merong mga lalaki na hindi nila masabi, nagseselos sila. Lalo-lalo yung mga tahimik lang talaga na tao, hindi nila masabi na nagsiselos sila. So better na i-ask mo yung sarili mo, bakit kaya siya ganun galit? Ano kaya nagawa ko, or sino kaya yung naging kasama ko kaninang umuwi? Baka naman kasi makontento ka kasi sa isa. Gusto mong ma-enjoy ang buhay mo, makontento ka sa isa. Ayan, nagsiselos yan. Number 4, eto na, medyo mas masakit ata to kaibigan ha. Oh, wait lang, wait lang. Baka, apan, baka kailangan mo to. Okay? Wait lang. Oh, pamunas. Pamunas, oh. Baka maluha, maya ka dyan. May iba na siya. Tama yung narinig mo. Eh, hindi pala iba. May ibang nagpapasaya na sa kanya. Hindi ikaw, kaya galit siya sa'yo. Ayan. Ano, gusto mo? Gusto mo? Tama yung narinig mo kaibigan, hindi naman babae lang yung nagpapasaya sa isang lalaki. Okay? So, pero karamihan, mas malaking percent kasi ang babae talaga. Pero meron din yung nagpapasaya sa kanila is yung kanilang mga video games, ganon, yung kanilang mga nilalaro. Yun talaga ang negative effect kapag mabisyo yung partner eh. Kasi kapag natalo sila, wala sa mood yan. Hindi mo sila makausap ng gusto. Kaya ang hirap talaga pag ganun, pag addict yung partner. Ang hirap. Number 5. May tinatago yan. Trust me. May tinatago yung lalaki na yan kapag galit na galit siya. Kasi hindi maaari na magagalit na lang yung isang tao na walang dahilan. Baliw na yun. May sira sa utak yan. Okay? So kapag galit man yung isang tao, yung isang lalaki or isang babae,
may dahilan yan. Gusto ko lang i-share sa inyo ito kasi ganito ako. Sometimes ako talagang tahimik-tahimik lang ako. Nakangiti kapag kinakausap. Oo, ako yung tao na pag kinakausap mo, nakangiti, tatawa lang, ganun. Pero deep inside, minsan hindi ko na napipigilan sa sarili ko. Biglang lumalabas yung galit ko or biglang nagagalit ako na maski ako hindi ko na makontrol. Isang dahilan nito is sometimes I failed. Okay? I failed sa mga bagay, meron mga akong plano sa buhay. I failed. Meron mga akong gustong pangarap para sa sariling pamilya and I failed. Yung mga ganun. Hindi ako galit actually sa partner ko. Galit ako sa sarili ko pero napagbubuntanan ko lang siya. And sometimes hindi ko na talaga makontrol. Pero after, at the end of the day, marirealize ko na bakit sila yung napagbubuntanan ko ay wala naman silang nagawa. Sometimes ganun. Merong mga sikreto ang mga lalaki kapag galit yan. Bilang isang partner, dapat alamin mo yon. Okay? Gawa ka ng paraan kapag hindi siya mag-open. Gumawa ka ng paraan para makapag-open siya. Sometimes hindi na nila masabi talaga ito. Pero bilang isang partner, you know your responsibility. Dapat ikaw yung kasangga niya, ikaw yung kasama niya sa downside ng kanyang buhay. Hindi porke galit yan is magagalit ka din. Kailangan na intindihin natin ang bawat isa. Ayan na nga lang for today's video, mga katambay. Maraming salamat sa patuloy na suportahan nyo sa atin at dito sa ating YouTube channel. Huwag nyo sanang kakalimutan ulit na mag-subscribe. Dito, galit na ako ha? Dito sa ating YouTube channel kasi dito lagi tayo, lagi akong updated, dito lagi akong nagpo-post dito. And then after ng ilang araw, tsaka ako nagpo-post sa ating Facebook page. Okay? Ayan na lang, so lagi po kayo mag-iingat, mga katambay. God bless and mahal na mahal ko po kayo. Ingat kayo lagi. Goodbye!